Hello mga best! So ayan, lipad muna tayo ng Dumaguete. So ito yung travel ko last February 2022 sa Dumaguete. So mga 9 years akong hindi naka-uwi dito. So hindi ko na pinalagpas pa yung pagkakataon para makita at ma-visit yung Manhuyod Sandbar. Kasi one of the best siya. So ang aking advice is book your travel ahead of time. So 2 weeks bago yung flight namin, nag-book na ako agad ng package tour. Kasi ito din yung surprise ko sa mga pinsan ko na first time na umuwi ng Dumaguete. Para din makita yung grandparents namin. Kasi ako 9 years na akong hindi nakaka-uwi. Sila mga babies pa sila nung last na umuwi sila. So parang ito yung bonding time namin na magpunta kami sa Manhuyod Sandbar. So ahead of time, so dapat i-book nyo na yung boat, yung van at saka yung accommodation kung gusto nyo magstay longer dito sa Dumaguete. Ito yung part na nasa boat na kami. So good thing kasi yung aming boat na na-rent ay may washroom. So dumating kami ng mga siguro 10 to 15 minutes lang yung aming mula doon sa port hanggang dito sa may sandbar. Hindi makadaong yung aming bangka doon sa mismong sandbar kasi nga maano siya mababaw. So simbabaw mo best, chales. So ganun nga, kailangan naming maglakad. From this area pa lang, makikita mo na talaga yung ganda ng place. Yung sand niya sobrang puti. So habang naglalakad ka papunta mismo doon sa may sandbar, makikita mo talaga yung buong view ng Manhuyod. Ang ganda talaga. For safety din mga best, dapat meron kayong aqua shoes para hindi kayo matinik ng sea urchin. Kasi nga, syempre, but masaktan pa kayo. Kung sanay ka naman masaktan, okay lang. Charis! Itong mga pinsa ko, nag-i-enjoy talaga sila sa view ng Manhuyod Sandbar. Kaya masyado nilang sinusulit yung mga bonding time namin. Nila. Actually, nila lang. 360 view muna tayo para makita natin yung buong Manhuyod Sandbar. Para makita nyo din. Actually, yung mga bahay nandun sa pinakadulo, yun yung mga stilts. Later on, pupuntahan natin yun. So, ayan yung dalampasigan ng sandbar. Mahaba siya, guys. Singhaba ng pasensya ko. Charing! At ang puti ng buhangin, sing puti ng budhi ko din. Ganon! So, ito yun. Yan yung kahabaan ng buong sandbar, guys. So yung mga pinsan ko kung saan sana sila nakarating, syempre hindi mawawala itong takbo-takbo part, hiyaw-hiyaw part, kasama talaga yan sa pag nagta-travel kayo. Sa lahat ng videos makikita niyan guys. Tapos picture-picture, hawak-hawak kamay, ganyan tabi-tabi. Syempre yung mga jump shots natin na walang kamatayan dyan. Groupie, yan, hindi yan mawawala tuwing magta-travel kasi nga remembrance yan. Siyempre, hindi din nagpapakabugtong aking mga pinsan. Gusto din nilang maki-jump shot katulad nung ginawa namin ni Chris kanina. So, ayan. Ganyan kami. Oh, diba? Ang perfect ng aming jump shots, guys. So, yan yung dapat hindi nyo imimiss pag nagta-travel kayo. After namin sa area na to, siyempre yung jowa ko, guys. Ayan. Ayaw maglakad sa tubigan, so kailangan niya talagang magbangka papunta dun sa isa pa naming bangka. Wala namang bayad itong pagsakay ng jowa ko guys dito sa bangka ni Manong. Ang kondisyon nga lang, kailangan niyang bilhin yung mga tinda ni Manong na talaba. So, fresh talaba yung aming itatry. Hindi ko itatry kasi ayoko ng talaba. So yung mga pinsa ko itatry nila yung fresh talaba. So, from this area, lakad, lakad, lakad na naman hanggang doon sa bangka namin. So, pagdating namin dito sa bangka, nag-breakfast muna. Siguro mga 8 a.m. na to, nag-breakfast kami kasi gumising kami guys mga alas 3 ng madaling araw para mag-travel from Bacong, Municipality of Bacong, up to dito sa Manhuyod. So, siguro mga 4 hours yung travel time. So, gutom talaga ang lahat. So, dito muna kami nag-breakfast. Nagbaon na kami actually guys kasi medyo mahal pag nagpaluto talaga kayo. So, tinatry na namin yung fresh talaba. Pero ako, hindi ko talaga sinubukang itry kasi mukha talaga siyang char. Ayoko talaga siyang itry. At ang itsura, ang amoy, malamang.
sa syogas. Kaya ang ginawa ko, chinalenge ko na lang yung aking mga pinsan na kumain ng fresh talaba para naman hindi masayang yung binayad ni Chris dyan sa fresh talaba na yan. So nag-enjoy naman sila sa pagkain ng fresh talaba. Si Rachel, si Jinlo, ayan, nag-enjoy talaga sila sa pagkain ng fresh talaba na yan. Pero ako never kung sinubukan, guys. Ayoko talaga ng talaba eh. Sorry. After kumain ng lahat, so syempre para hindi ma-boring yung lahat, ang ginawa ko, na-rent ko yung banana boat. Kasi dito hindi ganun kamahal. So 100 pesos lang yata per head. Unlike nung nandun kami sa Calatagan, medyo mahal siya kasi kailangan mong i-rent for 30 minutes ng mga 2,000. Eh dito, at least per head. Pero mga 30 minutes naman kayo, mga siguro 3 or 4 na ikot. So na-enjoy yung ng mga pinsan ko yung part na yun, pagbabanana po. Makwento ko nga lang pala habang nag-i-enjoy yung mga pinsan ko sa pagbabanana po. Itong area na to kung saan yung may mga stilt houses na yan. White sand yan lahat. Pero nag-high tide na kasi kaya medyo puno rin siya ng tubig. Pero yung tubig dyan mga hanggang bewang, kung medyo panda ka, bes. Pero kung hindi naman, mga hanggang tuhod, mga taas tuhod. So yun yung time nyan, mga siguro 9 a.m. yan. Kaya dapat nag-check talaga kayo ng, ewan ko lang, weather siguro. Basta i-check nyo online kung high tide or low tide. So hindi din naman kami nagpapatalo ni Chris, sumakay din kami dito. Pero yung sinakyan namin ay hindi siya banana boat, yung pangdalawahan lang siya. Ang sakit talaga siya sa kamay, pero sobrang nakaka-enjoy. Ito naman ay yung rate neto, yung sinakyan namin na to ay siguro mga 300 pesos siguro to. And 30 minutes din kayong paikot-ikot dyan. Isa din kasi sa nagpapasaya ng pag nagta-travel kayo is yung mga water activities. Kaya huwag niyong i-miss yung mga water activities, guys. Lalo na pag hindi naman siya ganun kamahal. Kasi minsan lang yan eh, once in a lifetime lang yan maranasan. So i-grab niyo yung opportunity para i-enjoy yung moment na nandyan kayo sa lugar na yan. So ako naman, guys, na-enjoy ko naman siya. Charing. Pero sa totoo lang talaga, masakit talaga siya sa kamay, guys. At sana magga yung tenga ko dyan pagkatapos kasi untog-untog talaga ako. At nalaglag ako dyan sa part na yan. Pero sobrang nakaka-enjoy kasi nga, syempre, no, yung pagod mo, stress mo from work. Pero pag nag-beach ka, nag-water activities ka, ginawa mo to, sobrang fulfilling. Kaya gawin nyo to. Wag nang imimiss na hindi gawin. Ganun. Kasi pag may napanood kang video na nag-water activities tapos hindi mo ito naranasan, masasabi mo sa sarili mo na sana pala kami nung nagpunta dyan, ginawa namin yan. So once in a lifetime lang siya, guys. Gawin nyo lahat yung magpapasaya sa inyo when you travel. Kasi pag dumating yung time na may babalikan kayo, maalala nyo na yun yung na-experience nyo sa lugar na yan. At isa pa pala, pag nagkaroon kayo ng talk o kaya sharing with your friends, may bonding kayo, may isang bagay ka na maishishare sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo na alam nyo, I travel in this place at ito yung mga ginawa ko. So yun yung memories na alam mo, ang sarap lang sa feeling na ikwento sa iba, ibahagi sa iba na ito yung mga naranasan ko, masaya dito. So yun lang, isa siyang fulfilling sa pakiramdam na hindi kayang ibigay ng iba. Ganun! Nag-pack up na kami ng 10 a.m. para puntahan yung mga kamag-anak namin na nasa ibang resort. So medyo malayo siya sa Manhuyod, guys. At saka, isa lang hindi namin nagawa dito, yung dolphin watching. Medyo kasi maalo na siya at high tide na. Kaya yun yung isang bagay na hindi namin nagawa. Pero good thing naman kasi na-refund siya ng aming tour guide. Yun lamang po hanggang sa aking susunod na travel experience. Bye-bye!